Sa liwas na ulat ng Reuters News Agency, iginit ng Malacañang na hindi nagtangka makipag-usap si Pangulong Duterte sa Maute Group. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang mga Maute pangaraw ang sumumok na makipag-usap sa Pangulo sa tulong ng naarestong nanay ng Maute Brothers na si Farhana Maute. Kanina lamang pinabulaanan mismo ni Pangulong Duterte ang sinasabing plano sana ng pakikipag-usap sa teroristang grupo. Live muna sa Bukidnon, may report si Victoria Tulad. Victoria? Joseph, hindi raw nakikipag-usap si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga terorista, kaya nga raw hindi totoo na iniutos niya na magkaroon ng back-channel talks sa Maute Group. Lumabas sa ulat ng international news agency na Reuters na sinabi raw ng Muslim leader na si Aga Khan Sharif na nilapitan siya ng isaumanong senior aide ni Pangulong Duterte para tulungan silang simulan ang pakikipag-usap sa Maute Group. Agad itong pinabulaanan ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. We have no verified reports that there were efforts to initiate such actions as Aga Khan Sharif claims. Let me be clear that the position of the palace and the president is not to negotiate with terrorists, including these local terrorist groups. Sa katunayan, ang kampo pa raw ng mga Maute ang nagtangkang makipag-usap sa Pangulo sa tulong ng naarestong nanay ng Maute Brothers na si Farhana Maute. Pero tinanggihan daw ito ng Pangulo. Kanina sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa 403rd Infantry Brigade sa Malaybalay, Bukidnon, muling natanong ang ulat ng Reuters. Sagot ng Pangulo, I'd never talk to terrorists, that's one. I will never talk to criminals and to terrorists. But I would talk to revolutionaries who are imbued with a principle of their, kagaya nitong MIMN. I talked to them because what drove them to fight government is the rising nationalism. Kasi nauna nga sila dito, dumating yung Amerikano, nauna na pa ng Espanyol, then we were colonized. Kaya ka nagkawatak-watak tayo na ganito. Tulad naman ng mga nakaraang pagbisita sa mga kampo ng militar, tiniyak ng Pangulo na prioridad ng pamahalaan ang mga sundalo sa Bukidnon. Siniguro rin niyang mabibigyan sila ng mga bagong gamit at mapupunta ang nararapat na tulong sa kanila dahil wala anyang korupsyon sa gobyerno. Pagkatapos ng talumpati, pinangunahan din ng Pangulo ang pagbibigay ng Military Merit Medal sa ilang sundalo na nakasagupa ang New People's Army at malaki ang naging kontribusyon sa bakbakan sa Marawi City. Ininspeksyon din niya ang mga nabawing armas mula sa iba't ibang engkwentro ng militar. Mula Bukidnon, lumipad pa Davao City ang Pangulo para naman kamustahin ang tatlo sa anim na sundalo ng 25th Infantry Battalion na nasugatan sa landmine explosion ng NPA sa Moncayo, Compostela Valley noong July 1. Joseph, sa kanyang talumpati dito sa Bukidnon ay dinepensahan din ni Pangulong Duterte yung mga sundalo laban sa mga alegasyon na mapang-abuso sila lalo na ngayong may panahon ng martial law. Joseph? Victor, dun sa media interview niyo, sa ambush interview niyo kanina kay Presidente, no, did he acknowledge yung existence no, itong sinasabi nito si Aga Khan Sharif? Nakilala ba niyo to? Unfortunately, Joseph, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na makahingi pa ng dagdag na detalye kay Pangulong Duterte dahil nagmamadali na siya mula rito sa Bukidnon papunta sa Davao City dahil meron pa nga siyang isang engagement. Ang pagkakaalam lamang natin, base na rin doon sa Reuters article, ay prominent Muslim leader daw itong si Sharif. Joseph? Alright, maraming salamat. Victoria Tulad.